Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumarami na ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipo ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi naman dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay namin sila sa tungkuling ito at iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita." Nalugod ang buong kapulungan sa panukala ng mga apostol, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking matibay ang pananalig sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas at Nicolas na taga Antioquia, isang hentil na naaakit sa Judaismo. Iniharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin ng mga ito at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem at maging sa mga saserdote, marami ang sumampalataya. Ang salita ng Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila, kayong masunuri magpuri sa Kanya. Ang Diyos na poon ay pasalamatan, tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang nagtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa, sumakay sa bangka patawid sa Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus, lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makagaod sila ng mga 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, palapit sa bangka. At sila'y natakot. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus sa bangka at pagdakay sumadsad ang bangka sa kanilang patutunguhan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Walang grupo na hindi nagkakaroon ng problema. Ang problema ay maaring magpabagsak sa grupo o magpaunlad dito. Depende kung paano natin ito hinaharap. Ang unang simbahan sa Jerusalem, kahit na ginagabayan sila ng Espiritu Santo at puno sila ng eagerness, nagkaroon din ng problema. Ito ay dala ng mabilis na pagdami ng mga miyembro. Hindi na magampanan ng mga alagad ang pagbibigay ng pagkain sa lahat ng mga balo. Nagrereklamo ang mga balo ng mga Kristiyano nagsasalita ng Griego na ang mga balo nila ay hindi nakatatanggap ng sapat na tulong. Paano ito hinarap ng simbahan? Una, inamin ng mga apostol na hindi na nila kayang gampanan ang tungkuling ito. May pag-amin sa pagkukulang. Nag-prioritize ang mga alagad. Mahalaga
na hindi nila pabayaan ang pagdarasal at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya ang suggestion nila na magbuo ng isang grupo ng mga lingkod na magampanan ang mahalagang gawain ng pag-aalaga sa mga mahihirap. Sumang-ayon ang lahat. Pumili sila ng mga tao na karapat-dapat na sa gawain ito at sila'y itinalaga ng mga apostol. Kaya nagkaroon ng bagong ministry sa simbahan, ang ministry ng mga deacons. Mas umunlad pa ngayon ang simbahan. Mas napayaman ng bagong grupo ng paglilingkod at mas lalong lumawak ang membership ng simbahan. Pati na rin ang mga pare ng mga Hudyo ay sumali na rin sa kanila. Ang pangyayaring ito ay patotoo na anumang problema ay magkakaroon ng mabuting resulta sa simbahan kung ito ay hinaharap ng may pananampalataya at pananalig sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga alagad. Pinakita din ito ni Jesus sa ating ebanghelyo. Hindi pinabayaan ni Jesus ang mga alagad niya na nahihirapan sa gitna ng lawa. Pinuntahan sila ni Jesus na naglalakad sa tubig. Ang mga alagad lang ang natakot sa paglapit ng Panginoong Jesus. Kakaiba naman kasi ang pagdating ni Jesus. Siya ay naglalakad sa dagat. Tuloy akala nila siya ay multo. Napakaganda ng sinabi ni Jesus, "Ako ito, huwag kayong matakot." Hindi si Jesus nagpapabaya sa ating mga problema sa buhay o sa bayan o sa pandemya. Huwag tayong magduda kung nasaan si Jesus. Nandiyan siya, nandito siya. Hindi niya tayo pababayaan. Pero kung minsan ang pagpaparamdam niya ng kanyang presensya ay sa paraang hindi natin inaasahan. Ito'y maaring sa paraan ng problema, ng kahirapan, ng bagyo o ng pagkakamali. Sa mata ng pananampalataya, makikita natin na iyan ay si Jesus na dumadating. Tanggapin natin siya. Pasakayin natin siya sa ating bangka at sa ating buhay at madali tayong makararating sa ating paroroonan.